naman, nanakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina'y nanakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nanahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukan ng Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sambayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin niyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tuturuang pumasok sa na tao? Siya na malinis ang isip
at buhay na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya'y pawawalang sala. Gayon, sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Halina susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayong ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos. Dahil muli na naman tayong pinagtipon-tipon niya upang mapurihan at mapasalamatan siya sa misang ito. Malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang at magdiriwang na tayo ng araw ng kapanganakan ni Jesus.
At alam ko sa oras na ito, marami tayong ipinagdarasal. Marami tayong mga wish, mga prayer intention. Marahil ang ilan sa atin ay umaasa na sa darating na Pasko ay magkakabati na sana kayo ng kaaway ninyo nung hindi nyo pinapansin, yung hindi nyo kinakausap. Umaasa ka siguro na sana gumaling ka na sa sakit mo para happy ang Christmas ng inyong pamilya. Umaasa ka na sana makauwi ka na sa probinsya, sa inyong bahay, para sama-sama kayong magno-Noche Buena sa darating na Pasko. Umaasa ka na ngayong darating na Pasko, may magandang mangyayari sa buhay mo. Umaasa, pag-asa. Ito yung paglalagay natin ng ating pagtitiwala kay Kristo at sa pangako ng Diyos. At dito, umaasa tayo hindi dahil sa sarili nating lakas at kakayahan, bagkus sa pamamagitan ng tulong at grasya ng Espiritu Santo. Umaasa tayo dahil alam natin hindi natin control ang mga bagay-bagay. Kung minsan sobrang sakit at bigat na ng ating pinagdadaanan, pero gayunpaman, di nawawala ang pag-asa natin na tutulungan tayo ng Diyos. Kaya po mga kapatid ko kay Kristo, di katakataka na madalas natin marinig sa kapwa natin mananampalataya ang mga salitang may awa ang Diyos. O di kaya'y sa grasya ng Diyos mangyari nawa. Ito yung pag-asa na tuturuan tayong manalig at manampalataya sa Diyos. Kaya naman ang taong umaasa ay ang taong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Ang pinaka-ehemplo po natin sa pagsasabuhay ng pag-asa ay walang iba kundi si Maria. Sa ating ebanghelyo, narinig natin sa kung paano sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria ang plano ng Diyos na maglilihi siya ng isang batang lalaki na pangangalan ng Jesus at siya ay magiging ina nito. Kahit na hindi niya lubusang maunawaan ang mga bagay-bagay at wala siyang kaalam-alam sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya kapag tinanggap niyang maging ina ni Jesus, sa kabila noon, nanatili pa rin siyang nagtitiwala sa Diyos at sinunod pa rin niya ang utos ng Diyos gaya na lang ng sinabi sa Ebanghelyo, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang kanyang kalooban. Dito mga kapatid, nakita natin sa kung paanong nagtiwala si Maria sa salita ng Diyos, sa mensahe ng anghel sa kanya, at yung pagtitiwala na iyon ang nagdala sa kanya sa pag-asa na nagpalakas sa kanya upang magpatuloy, maging tapat at sumunod sa plano ng Diyos. Kumapit po si Maria sa pag-asang hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya kung anuman po ang ating pinagdadaanan, anumang bigat ang ating daladala, marami man tayong mga ipinagdarasal ngayon, patuloy nawa pa rin tayong umasa at magtiwala sa Diyos na tutuparin niya ang kanyang pangako. Nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, tularan nawa natin si Maria na umaasa lagi sa Diyos upang magtiyaga tayong sumunod lagi sa kanyang kalooban
at yung pag-asa nawa natin ay magbigay daan upang lalo nating makita at maramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya, sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita, nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayan ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito, sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, o isubo agad sa bibig bago malisara pa ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasahan.
salamatan. Biyayang dulot mo'y walang hanggan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming di natawagan. Puon kami, wag mong pabayaan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras sa Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng hapon. Meron po tayong mga booth sa malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong paggalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagpagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yung patuloy pong imbitasyon sa atin sa ngayon na tayo ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon, tayo ay kumapit sa pag-asa sa Diyos dahil ang Diyos tumutupad sa Kanyang pangako. Hindi po paasa ang Diyos, bagkus siya ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan
sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglay ang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.